Bottom Vlog Happy Region Rider. Mga ka-rider, ang inyong host. So ngayon mga ka-rider, i-tutorial tayo. Ituturo ko sa inyo ang paggawa ng thumbnail video, thumbnail para sa ating mga ina-upload na mga videos. Okay. So ang gagamitin nating app is PicsArt. Ngayon kasi mga ka-rider, yung PicsArt kasi yun sa pinakamadaling gamitin na app with regards sa paggawa ng mga thumbnails. Okay. So PicsArt is not yet installed in your Android phone. So reminder mga ka-rider, what we are talking about, tutorial dito gamit ng Android phone. Okay, so kung hindi pa installed ang PicsArt na app sa inyong mga cellphone, pwede siyang i-download sa Play Store. Okay, so punta sa Play Store. Okay, so hanapin ang PicsArt. Type lang natin PicsArt. Ayan, so lalabas siya. Yung ito, PicsArt free, PicsArt, PicsArt app, pareho lang po yan. Okay, so ayan, lalabas ang PicsArt photo editor. Okay, so hindi na ako naikiklik itong mga ka-rider dahil installed na siya sa ang cellphone. So pinakita ko lang sa inyo kung saan nyo maida-download, paano nyo maida-download ang app na ito para sa paggawa ng inyong thumbnail. Okay, so once you have downloaded, it will automatically be installed sa inyong Android cellphone na ka-rider, and you'll be ready to go and edit your thumbnail. Okay, so balik tayo mga ka-rider. So, okay, so tuloy na tayo sa ating tutorial. Gagawa tayo ng thumbnail using PicsArt. So ito, ito ang PicsArt, click natin. Ayan, lalabas, pop out sa screen. Okay, PicsArt. Now when this window pops out, click nyo lang itong plus sign sa ibaba ng inyong cellphone screen. Okay, so lalabas ang kanyang menu. Photos, videos, replays, collages, templates, backgrounds, cameras, drawings, free photos, color, background. So pagbago pa lang ninyong buksan ng inyong PicsArt app mga ka-rider, so kinakailangan pang mag-download kanya o downloadan nyo siya ng mga contents na magagamit nyo para sa inyong mga projects o sa inyong pag-i-edit. So since ang ating topic is about thumbnails, making thumbnails, so you could select here backgrounds, free photos. So as we said, kailangan downloadan ninyo muna siya ng contents. Meron siyang merong version ng PicsArt na meron ng pre-installed na contents before you even download anything. So kung gusto ko lang pa sa inyo yung gusto nyo pa ng mas refreshing mga bagong contents, so kayo na po yung magda-download nun para idagdag sa contents, sa pre-installed contents ng inyong PicsArt. So tuloy na po tayo. Dito sa taas, right side, click nyo po yung all photos. Okay, so before that, kung gusto nyo ng background, color backgrounds, ito po siya. Pili kayo ng color backgrounds ninyo. Okay, let's say ito ang pipiliin ko, this one. So lalabas na po yung ating pinili na background. Okay, so para mag-fit siya, ano ba, gagamitin natin yung ating thumbnail for our YouTube video, kailangan
iakma natin siya sa screen size for YouTube video. So dito sa baba, under dito sa mga menu na to, tools, effects, beauty, sticker, and cut out text, add photo fit, brushes, border, mask, lahat po yun yung magagamit nyo for your editing writer. So since mag-edit tayo ng thumbnail, tuloy na tayo. Click nito yung tools. Okay, so siyempre ikakrack muna natin yung ating background para mag-fit siya, sa YouTube screen. Okay, so crop dito sa baba, yung mga sizes niya ng mga screen, extreme downwards. I-click nyo, i-scroll nyo lang siya to the right. Ayun, lalabas dyan yung sa dulo yung YouTube na size. Okay, so piliin natin YouTube. Okay, so crop out siya, na-highlight yung screen na size ng YouTube, which is yun ang target natin. So once we arrive to that, click nyo lang yung check sa taas, right side sa taas. Okay, so yan na yung cropped item, crop background para sa ating project. So tuloy tayo sa paggawa ng thumbnail. So let us say na ang gagawa natin ng thumbnail is para sa akin dapat may topic. Yung topic ko, yung pinaka-latest ko na i-upload na video is about MECQ o granular lockdown after MECQ. So yun ang theme, yun ang topic ko. So let us say yun ang gamitin nating topic for our thumbnail. So what we will do, syempre gawa tayo ng text. So hanapin natin dito sa baba yung text there. Okay, so yan, lalabas yung cursor niya si screen, at pwede na tayong mag type. Okay, so type natin granular lockdown. Check. Ayan. So lalabas siya. Ayan. Dito, i-akma nyo yung siyempre kung paano maging vivid yung kulay ng inyong text. May mga pagpipilian rin kay menu dito sa baba. Okay. Pwede nyo palitan ng font. Kung anong font ang akma sa inyong gusto, pwede kayo mamili. Ayan. So ito pinipili ko, Archivo Black. Tapos kulay, siyempre kailangan outstanding. Okay, pinili ko yung black. Then pwede kayo, pwede nyo lagyan ng stroke pang pahalo sa kulay, pang patingkad. Okay, so marami kayong pagpipili ang kulay dyan. Okay, scroll nyo lang to the right. Marami kayong pagpipili ang kulay. Okay, so positioning naman tayo. Okay, so dito pwede nyo palitin, palakihin ang inyong text. Okay, so yan, yung center, gilid, drag nyo lang. Okay, kahit saan nyo gusto ilagay, pwede. Okay, so ako gusto ko dito muna ilagay. Tingnan ko mamaya kung adjustment natin yung panatin mapagkakasya. Okay, so yan tayo. So next, gusto nyo lagyan ang inyong photo, ang inyong thumbnail. Dito sa baba ulit, click nyo lang yung add photo. Okay, so there, yun ang piliin ko. Tapos lalabas sa baba, click nyo lang add one dito sa kanyang taas ulit. So ayun, yan. So po, kung pwede nyo i-crop ulit, baba lang kayo dito, click nyo yung crop sign. Ayan, so pwede nyo nang ayusin, crop nyo sa desired nyo na position. Okay, so sa akin ganito ang position ko. Okay, then click. Okay, drag para palakihin. Okay, so pwede nyo yung i-highlight kung gusto nyo yung mukha nyo lang, yung katawan nyo lang, wala na yung background. Pwede rin, mga rider. So punta lang kayo rito sa cut out. Yan, sa baba ulit.
Dito niya yung cutout ng kreda. Then, mag-highlight siya. Dito, pwede niya piliin person, face, hair, head. Depende sa inyong gusto. So, pipiliin ko is person. So, ayan mga kareda. Nag-highlight siya. Okay. So, take note na hindi yan completely perfect. Meron niyang mga parte, lalo sa mga kilid na hindi mapapasama. So, pwede niyong i-enhance yan mga karider. Okay? Pwede niyong i-enhance yan. Okay niyo muna. And then, tatalo ito sa gilid. Iayos niyo. Lagay niyo para maging kompleto yung inyong picture. Ayan. So, ayan. Po, more or less okay na. Pwede rin kayo magbura niya mga karider. Select nyo lang i-res, bubukas siya. Okay, so nawawala yan. Pag-clinic nyo yan, butas yan. Wala yan. So, pag-restore, click nyo lang yung restore and then, i-shade nyo lang. So, okay na. Save. Ayan, so wala na yung background mga karada. Tapos na yung picture natin. Okay, so, gusto nyo ng effect, kamihan nyo ng mga ano, lagyan yung border yung picture, pwede mga karada. Tapos dito drag nyo lang gaano kakapal, gaano connect siya magiging border ang gusto nyo. Dito regal sa border naman, pwede kayo mamili din ng kulay ng border. Ayan. Black, white, gray, brown, name it, you have it. Red, regal nyo mga karada. Okay, so for this particular project or thumbnail, select ko yung black. Okay. So yan, pagyan na yung course natin yung mga karada. Yan. Position nyo na lang saan nyo gustong ilagay. Okay. Or dito sa baba para nakasagad dyan. Okay, yan. Pwede nyo palakihin yan mga karada, ha? Yan. So tuloy tayo. Sa title ko is ang gusto ko kasi maging title for instance sa akin ah. Granular lockdown after MECQ. So there's a question mark. So magte-text ako ulit. Okay. After MECQ question mark. Yan. Okay. So yan, idadagdag ko yan dito sa aking text. Test nyo lang mga kalender, okay? So, dito, kung kikita nyo naman kung puti ang gagamitin yung kulay sa inyong text, dahil nga sa background natin na color po, maaaring hindi siya clear. So, kailangan mamili kayo ng kulay para matingkad siya. Paano? Click nyo lang yung text. Then, lalabas yung inyong options dito sa baba. Okay, color. Click nyo yung color. Ano ang kulay? Yung course natin ninyo. Let's say, blue. Okay, tingkad din siya. Lagyan nyo ng stroke sa gilid ng mga letters. Siguro white or siguro yellow o no. Let us red. Yan. Okay, so yan. Yan, title natin. Okay, so yung stroke, depende yan sa inyo, sa taste niyo. Paano naman yung preference mga karider. Okay, so ayan, pag marami na kayong items or mga contest na nandito sa inyong ini-edit na thumbnail, pag gusto nyo mag-edit, be sure to click the item mga karider. Katulad nyo, i-edit nyo yung inyong picture, click nyo yung inyong picture. Okay, para mag-highlight siya. Pag gumawa kayo ng adjustments dito sa particular item na ito, mag-register. Ngayon, kung sa text naman, click nyo lang yung text na inyong gustong i-edit. Okay? Para hindi kayo naliligaw, hindi kayo malito. Na para pala sa isa, yung ginagawa nyong pag-edit, eh, hindi naman yun ang tamang item na inyong clinic. Okay? So, halimbawa, after MCQ, gusto nyong gawing black yung inyong text,
click niyo yung after MCQ. Okay? So, yun. Yung pag nag-edit kayo rito, yun yung item na mauulit. Let's say, gusto nyo palitan ng font. Ayan. Palit siya. Okay? Ayan. Okay. So, more or less, yan na yung ating thumbnail mga character. Actually, you have so many options sa pagpapaganda ng inyong thumbnail. What your host told you sa ngayon is yung basics. Okay? So, once you start doing this, magiging open sa options ninyo ang inyong PixArt app. So, marami kayong pwedeng gawin. Napakala complex nito mga karader. Marami kayong magagawa to beautify your content. Okay? Okay. So, once you're set mga karader, okay na. I-set nyo na lang maayos ang inyong thumbnail. Wala na kayong itagdagdag. For instance, ito okay na. Click nyo lang yung check sa taas. Okay. And then, click nyo ulit yung arrow to the right. And then, ito na. Andito na tayo sa final process mga creators. That is saving your project or your thumbnail. Save! Okay, pop out siya sa baba, save ulit. And then lastly, save to gallery. Okay, then click na yung done dito sa taas ulit, right side. Done! Okay, so once you click the done, it is done. At sigurado tayo nandun na siya mga karader sa inyong gallery. So tingnan natin. So we're out sa ating app ha, tingnan natin ang ating gallery. Ta-da! So, ayan. Higyan naman natin na thumbnail ng gallery. Okay. So, thank you for watching. Mga kaibigan, sana may natutunan tayo. And then, if there's any question, halimbawa meron tayong na-miss na hindi natin nasabi dito sa tutorial natin. Tutorial with regards nga dito sa paggawa ng thumbnail, comment nyo lang mga karader, pwede nating balikan yan at i-re-reply ko sa inyo ang ating comment din with regards sa inyong mga questions. Maraming salamat mga karader and God bless. Thank you sa panonood mga karader. Sayonara.